May kukwento muna ako sa'yo, pare. Kevin, kailangan marunong ka magbasa sa asawa mo. Kailangan nakakabasa ka ng isip. Oo. Minsan yung asawa ko bumabasag dan. Nagdadabog. Tinanong ko, may problema? Ano mo sagot sa akin? Hindi mo alam? So, kaya ako nga tinatanong, hindi ko alam eh. O, ba't hindi mo alam? Siguro busy ako. So, hindi mo nga talaga alam. Parang gano'n na nga. Ang problema sa'yo, Alex, wala kang alam. Kevin, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Niyaya ko sa restaurant, sabi ko, ano gusto mo kainin? Sabi sa akin ng asawa ko, kahit ano. Umorder ako. Paglapag ng pagkain, sabi sa akin, ba't ito yung order mo? Akala ko kahit ano, wag lang to. Wala ka talagang alam eh. Kailangan nakakabasa ka ng isip, pare. Marami. Magkakaanak ka, may anak ako. Si daddy, ang mga lolo, magaling lang magsabi na mag-anak ka, pero kasi bubuhat-buhat lang yan, pero pagka umiyak na, saka tumayan, bibigyan na sa'yo yan. May anak ako, 11 years old, saka 22 years old, parehong lalaki. Yung 22 years old, nag-aral sa Lasal, graduate ng Lasal, millennial, 80,000 ang tuition, tri-sem, 240,000. Pagka-graduate na pag-graduate, alam mo sinabi sa akin? Daddy, I need to rest. Kinapagod ka? Saan ka napagod? Gusto ko magbakasyon, daddy. Saan? Sa Japan. Wow! Ang mga Pinoy gusto magbakasyon sa Japan. Bakit? Pupunta sa hotel sa Japan. Pumapasok sa toilet. Ba't? Kinukuha yung shampoo, conditioner. Ang ganda sa Japan, promise. Ang pinakagusto ko sa Japan yung toilet. Ang toilet sa Japan, high-tech. Pag binuksan mo yung pinto, automatic umaangat yung upuan. Dito, pag binuksan mo yung pinto, umaangat yung upuan, multo yun. Ang ganda ng bidet sa Japan, pag nag-honey mo kayo sa Japan. Ang bidet sa Japan, pag pinundot mo, paglabas ng tubig, alam niya kung saan tatama. Eksakto sa butas. Kahit i-adjust mo, uma-adjust din yung tubig eh. Susundan ka, nasa labas na ako, sumusunod pa yung tubig eh. Dito, pag gumamit ka ng bidet, mag-ingat ka. Testingin mo muna. Ang laas ng pressure. Buwabasag ng pader. Pwede mong pang disperse sa mga rarari. Pag may nang hold up sa'yo, tapo ka sa CR, kuno yung bidet. Ano? May ginamit akong bidet dito, hindi ko na-testing. Ginamit ko agad sa pet ko. Pag tira ko, sa sobrang lakas, dito nabas yung tubig eh. Mag-honeymoon kayo sa Japan, mura ngayon ng ticket. Cebu Pacific Peso Pair. Alam niyo yung Peso Pair? Sa mga hindi nakakaalam, yung Peso Pair, yun yung murang ticket na pag binili mo ngayon, after 2 years, nakakalilipad. Binili mo, kasama yung boyfriend mo, paglipad mo, wala na kayo. Dinidiscriminate ng piloto ang Cebu Pacific Peso Pair compared sa regular pair passenger. Ganito ang announcement ng piloto. Attention all regular pair passenger, in case of emergency, if you look under your seat, there's a life vest. To all Peso Pair passenger, in case of emergency, repeat after me. Our father. Magkakaanak ka, ang mga bata ngayon, they're getting weak. Yung anak kong 11 years old, nadapa, umiiyak, dinala ko sa ospital, CT scan, injection, x-ray. Sus Mariose, pag-uwi ako na umiiyak eh. Ang mahal eh. Eh naalala ko ng bata ko, di ba? Major General, yung bata ako, pag nadapa ako, duguan na ako ha. Tatawagin lang ako ng nanay ko, halika dito. Ano ginagawa ng nanay ko? Ginaganon lang yung baba ko. Ang gusto ng nanay ko, wag lang ako mabobo. May bata oh. Sabi ng nanay ko, Alex, 1+1, 2. Okay ka pa, okay ka pa. 6. Yun ang gusto ko sa makasal eh. Mga nag-alak ka, tapos kukunin ng anak. Yung anak ko, 11 years old. Kevin, ang tuition ng 11 years old ngayon, grade 5, 120,000 sa Coleo de San Agustin. Binayar ako ng cash para matapos na. Babae yung cashier. Inaabot ko yung pera kong cash. Kinuha ng babae yung cashier, walang emosyon. First time ko nagbayad sa babae ng malaking halaga, ng walang kapalit. Ang sakit-sakit. Sa ibang lugar, VIP na yun. Sabi ko sa anak ko, anak, mag-alaga mabuti. Sabi sa anak ko, dati hindi ako matalino, okay lang. Basta huwag ka lang tatay sa klase. Dahil ang pinakamatalino, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yung tumae, hanggang ngayon, tanda-tanda ko pa rin. August 18, 1988, alas 3 ng hapon, hindi ko na sasabihin yung pangalan, blinak niya ako sa Facebook eh. Hindi ko alam ba't niya ako blinak, napikon siya, hindi ko alam ba't siya napikon ha. Yung classmate kong tumae, nag-post siya minsan sa Facebook, sabi niya, sa wakas, graduate na yung anak kong babae. Nag-comment ako sa ilalim, pero tumae ka pa rin, napikon! Kevin, naku, sinasabi ko sa'yo, tatagan mo pare! Papunta ako sa Malaysia, kasama ko yung asawa ko. Ito mga babae, ang hirap ng mga tanong. Lumilipad yung eroplano. Natural, eroplano yun, lumilipad yun, ha? Tumayo ako, sabi sa akin ng asawa ko, saan ka punta? Sabi ko, ano mga options ko sa eroplano? Di ba toilet lang? Ano, lalabas ako sa wings, mag-yosi ako?
Ito po ang kwento ng Fort Everest. Isang buwan na kami hindi nag-aaway ng asawa ko. Ang babae, Kevin, pag hindi ka nag-aaway, naiinip din. Tinanong ako, hindi na tayo nag-aaway ha. Nantado ka, baka niloloko mo ako ha. Nakatanggap ako ng letter sa Fort Philippines. Katabi ko yung asawa ko, binasa ko sa tabi niya kasi nga wala namang problema eh. Ito ang letter ng Fort Philippines, true story. Dear Mr. Calleja, we would like to recall your Fort Everest because of airbag malfunction. Okay lang naman kung gusto nila i-recall. Ang problema, wala akong Fort Everest. Pagtingin ko sa asawa ko, wala na yung itim na mata niya. So may Fort Everest ka? Ba't hindi ko alam? San siya nakapark? Sabi ko, dito to yan, nagkamali ang Fort Philippines. Magpipost ako sa Facebook. Nag-viral siya. Ito yung post ko sa Facebook. Dear Fort Philippines, next time, pagsira ang unit nyo, huwag nyo nang sirain ang pamilya ko. Natutulog ako sa labas ngayon sa loob ng Honda Civic ko. Sabi ko, diyan ka lang, papasok na ako sa showtime. Huwag mo intindihin yan, kalokohan lang yan. Alam mo ginawa ng asawa ko, Kevin? Parang yung nanay mo, ang babae? Ako, sinasabi ko sa'yo. Yung asawa ko, tumawag sa kumare niya. Hihingi ng payo. Sabi ko, pare, huwag mo papabayaan yan. Ang babae, humingi ng payo sa kapwa babae. Never in the history of mankind na ang dalawang babae nag-usap, may nasolve na problema. May kulto yung mga yan. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Kaya di ba na nagkaroon ng problema si Gerald sa si Bea, damay-damay tayo? Umuuwi ako, sabi ng asawa ko, nabaitaan mo ba ginawa ni Gerald kay Bea? Hindi, pare-pareho kayo. Hindi ko ma-imagine yung asawa ko, tumawag sa kumare niya, ganito magiging usapan, dalawang babae. Sabi ng asawa ko, mare, si Alex daw may coaching Fort Everest, hindi ko alam. Anong gagawin ko? Hindi ko ma-imagine ang babae sabihin, mare, magtiwala ka sa asawa mo. Mahal na mahal ka niya. Never! Ganito ang totoong nangyari. Tumatawag pala yung asawa ko sa kumare niya, nag-ring pa lang ang telepono, walang alam yung kumare kung bakit tumatawag. Ganito sumagot ang kumare, hello, ano, niloloko ka ng asawa mo, no? Tarantado talaga yan eh. Kinakasal pa lang kayo, wala na ako tiwala sa hayop na yan eh. Hintayin mo kami, pupunta kami dyan, 300 kami. Ang babae, tako sinasabi ko sa iyo, may kulto kayo. Pag may nag-post na babae na isa, ang post ganito, I hate him, 3,000 ang comments, puro babae yon. I hate him too. Hindi mo ako kilala pero I hate him already. At dalawa ang galit na babae. Ito ang panalangin mo, level 1 lang ang galit ni Cecil. Ano ang level 1? Ang level 1 ay inihintay ka ng anak mo sa pinto. Yung anak mo, sinalubog ka sa pinto. Daddy, galit sa'yo si mami. Pero natulog na siya. Bukas na raw kayo mag-usap. Level 1, natulog pa. Ang iwasan mo, yung level 5. Ano yung level 5? Malayo ka pa sa bahay, nagdadrive ka, nakita mo yung anak mo, tumatakbo sa daan, sinasalubong ka. Daddy! Huwag ka na muna umuwi! Mahal na mahal kita! Napakabuti mong ama. Aayusin ko ang libing mo. Huwag ka na muna umuwi. Maraming ako nakikita mga babae dito, tumatawa lang eh. Kasi ang mga babae pare, magaling ang mga babae magtago ng galit. Tumatawa lang yan, pero pagpasok na sa pinto, pagka yung dalawa na lang, lalabas yung pangil niyan. Pagsara, natatawa ka doon, tarantado ka. Yung asawa ko nga, ang gagaling ng mga babae may pag-away sa public. Galit na sila sa'yo, pero hindi halata ng public. Yung asawa ko nagsasayo sa party, inaaway ako, walang kalamalawin pa ako sa paligid eh. Tarantado ka Alex ha. Naiinis ako sa'yo, pero yari ka sa'yo mami pag-uwi natin sa bahay. Gago ka. Akala mo natutuwa ako sa'yo? Saan nangyari ka talaga? Huwag na tayo umuwi. Gago ka. Tapos ang babae, budul-budul yan. Maniwala ka. Yung asawa ko, pinapalipas muna sa linggo bago ko awayin. Umaga, kumakain kami. Sabi niya, sabi sa'yo, asawa ko, Alex, may tanong ako sa'yo. Gusto ko maging honest ka lang, ha? Pag naging honest ka sa'kin, hindi ako magagalit. Promise. Pusyari ka dyan, sinasabi ko sa'yo. Ang galing magbudul-budul niyan. Gagano pa yan. Maging tapat ka lang sa akin, sabihin mo yung totoo, hindi ako magagalit talaga. Hawak pa sa krus yan. Swear to God, swear to God, swear to God. Kahit si Jesus na ganun eh. Huwag kang aamin, Kevin. Mag-pray ka lang, papatawarin kita. Pag umamin ka, pag sinabi ni Cecil na, nambabae ka na ba minsan? Oo, nambabae ako. Yung krus na hawak niya, sasaksak niya sa noo mo. Pero promise ha, kayong dalawang mag-asawa, maghanap lang kayo ng mga nakakatawa sa mundo. Kevin, kailangan mo maging matapang. Ang Pinoy matapang, tama ba? Yes. Sir, Sir Major General, di mo matatapang tayo? Ba't tayo po matapang? Tayo lang nakakatawid sa daan ng ganito. Kahit din sa kabalatuan, dahil ko nakita tumatawid, nakaganyan eh. Naniniwala sila na ang kamay na to ay pipigil lambus. Sa sobrang tapang ng iba, nagyayapan ang mata. Sobay kayo sa akin, akong bahala sa inyo.
Ang tatapang ng mga Pinoy, tayo lang nakikita ko na pag nabilaukan, hindi kailangan ng tubig. Anong hinihingi? Number! Huwag tubig. Number! Number 5, A, B, C, D. Shit, ba't ako inisip ni Eddie? Unique ang Pinoy. Marami nakakatawa sa paligid, Kevin. Cecil, marami nakakatawa sa paligid. Ang Pinoy nakakatawa. Tayo lang mga Pinoy, pag nakamoy na mabaho, sinishare sa iba. Amoy mong baho. Unique ang Pinoy. Nakakatawa ang Pinoy. Wala. Alam mo ako ha, proud ako maging Pinoy. Proud ako maging Pinoy. Nag-perform ako sa iba't ibang bansa, Malaysia, Taiwan. Pag nasa ibang bansa ako, pag nagsuswimming ako sa swimming pool, alam ko may kasabay akong Pinoy. Bakit? Tayo lang mga Pinoy ang nakakapag-swimming sa swimming pool in complete basketball uniform. Kaya tuwang-tuwa yung mga lifeguard pag may nalunod na Pinoy eh, di ba? Number 32, Castillo, out! Marami nakakatawa. Pag nag-aaway kayo, tumingin lang kayo sa paligid. Hanapin nyo lang yung ano, St. Peter Memorial. Alam nyo yung St. Peter Memorial? Naku, hanapin nyo yung billboard ng St. Peter Memorial. Gusto ko makausap yung may-ari nun. Dalawang billboard nilagay niya. Tawang-tawa talaga ako. Unang billboard, totoo-tawa, 50% off. From July to December. Hurry! Paano ko sasabihin sa nanay ko yun? Nay, may promo St. Peter ah. Baka gusto mong i-avail. Dalawang billboard, may isa pang billboard, buy one, take one. Paano ko sasabihin sa nanay ko yun? Nay, kausapin mo kasi tatay. Magsabay na kayo. Ako nga sa ABS-CBN, takanta ako, ba't galit na galit si President Duterte sa ABS-CBN? Alam ko, hanggang March na lang kami, no? Ang ganda-ganda ng ABS-CBN. Panoorin nyo lang yung tamang palabas. Di ba, sinunod ng teleserye dito? Oh, manood kayo ng teleserye. Marami kayong matututunan sa teleserye. Ang una nyo matututunan, pag mabait sa'yo yung driver mo, siya ang tunay mong ama. Nakakatawa ang TV. Ang news, nakakatawa ang news namin. Di ba lagi may nagre-report na weatherman? Baha na naman sa Malabon hanggang tuhod. Tuhod, Nino. Kung tuhod di dagul yan, di okay lang. Tapos lagi may reporter, nasusunog na yung bahay ha. Kasalukuyan pong nasusunog ang bahay, kausapin po natin ang pamilyang nasusunugan. Kumusta po? Eto, masaya. Matagal na yung gusto masunog yung bahay na yan eh. It's a dream come true. May nabangga na kamotor! Duguan yung mukha, lalapitan ng reporter. Ano pong pakiramdam nyo ngayon? Ang saya pala mabangga. Gusto ko ulitin. Commercial. Manood ka lang na commercial. Pag nag-aaway kayo, manood ka na commercial. Safeguard. It kills 99.9% of germs. 1980s pa lang, Safeguard. It kills 99.9% of germs. 2020 na, Safeguard. It kills 99%. Ba't di mo mapatay yung 0.1? Is there politics involved? Commercial ng beer. Walang lasing. Walang lasing. Lagi nagsasayawan. Sun, mig light. Kaya mga kabataan, inom ng inom. Walang lasing eh. May babaeng commercial, babae lasing, nag-swimming. Pag-ahon, sexy pa din ang lakad. Hindi totoo yun. Ang babaeng lasing, nag-swimming, hindi naaahon yun. Kaya ako, pag gumawa ko ng commercial ng beer, mabilis lang. Totoo lang. Walang kasinulingan. Parang ganito lang. Red Doors, ito ang tama. Pare, mahal na mahal ko siya. Iba yung suka ng mayaman at mahirap. Ang mayaman, pag sumuka, may steak. Caviar, cordon bleu. Ang mahirap pag sumuka, green lang. Tapos may ding-dong. Wala nga yung ding-dong yan, di ba tunaw-tunaw? Lalo na yung green peas, no? Uy, sayang to. Kevin, napakasaya. Napakasaya ng buhay pamilya. Kaya palakpakan natin si Kevin, mga kaibigan. And Cecil! Hindi ka mananalo kay Cecil, tanggapin mo na. Promise. Dahil ang babae, historical. Akala mo, lamang na tayo, pero nababaliktad nila ang sitwasyon, tayo nang mali. Nabangga ng asawa ko yung kotse, Honda Civic na bago, galit na galit ako. Historical yung babae. Sabi ko, binangga mo yung kotse, ang mahal-mahal niyan, anong gagawin natin? Sabi sa akin ang asawa ko, nabangga ko lang yung kotse. Ikaw, natatandaan mo ba yung ginawa mo sa akin? Sabi ko, ano yun? September 18, 1996. Nako, yari ka. Tigilan mo na yan. Tapos nanood kayo ng TV. Ang saya-saya nyo. Relax ka lang. Kahit masaya kayo. Pag may pinakita sa TV na trailer na mga unfaithful, unfaithful, damay ka. Nagsasaya kami ng asawa ko. Nakapakita na ng trailer ng unfaithful, unfaithful. Sabi sa asawa ko, tarantado ka. Baka ginagawa mo sa akin to, ha? Ang anak mo, ipapahama ka rin yan. May binata akong anak. Nag-uwi ng babae. Sa bahay, sinalubong ako ng asawa ko. Halika dito. Yung anak mo, nag-uwi ng babae. O ano ngayon problema? Yung babae, hinatid ko sa guest room, sinara ko yung pinto. Yung anak mo, hinatid ko sa kwarto niya, sinara ko yung pinto.
After 15 minutes, pagbalik ko, yung babae, wala na sa guest room. Binubuksan ko yung kwarto ng anak mo, nakalak. 10 minutes ba ako binuksan? Pagbukas, anong ginagawa ng anak mo? Ano? Naglalaro ng PS4. O di okay yun, na nakapatay yung TV. Kausapin mo. Sagot sana ko, halika nga dito. Ba't di mo binuksan yung TV? Ang tanga-tanga mo eh. Kaya naman mga kaibigan, palakpahan po natin ang ating newlyweds.